guys! Kamusta kayo? Pumasyal kami dito sa park dahil maganda-ganda ang weather natin today. Sa mga bagong viewers po ng aming channel, kami po ay dumating sa Canada as family of 5. Kumuha po ng 1-year program ang aking husband. And sa unang sem niya ay hindi siya nakapag-work dahil sa mabigat-bigat po ang unang sem niya. And second sem naman, nakapagtrabaho siya at nakapasok sa trabaho as an IT na related po sa kanyang studies. Actually, marami pang storya behind that job application niya bago niya nakuha yung work niya itong part-time. Kaya po kung interested kayo or nasa IT industry din kayo, makakatulong po sa inyo yung naging experience niya, which is na-share po namin sa video. And sa biyaya po ng Diyos ay nagtuloy-tuloy siya ng work sa kanyang IT job. Naalala ko nung nasa Pinas kami, naghahanap din kami ng vlogger na Pinoy na nasa IT industry din. Pero ayun, medyo hirap kaming makahanap and sabi ko parang bihira yung mga Pinoy na nasa IT industry or hindi lang talaga nagbablog. And fast forward po, after 18 months of stay in Canada, nakuha na po namin yung result ng aming PR approval and it's all because of God's grace. Sa aming channel po ay tuloy-tuloy tayong nag-share ng mga informative videos na pwede pong makatulong sa inyong preparation as international student aspirants. And for today's video, ang ating pong i-discuss ay ang aming statement of purpose letter. And we are going to discuss in details paano ba gumawa ng SOP letter, ano ang mga importanteng dapat isama, ano ba ang ideal length ng letter, 2 pages, 3 pages, or more? At narinig nyo na po ba ang dual intent? Kami po ay nag-apply din ng dual intent sa aming letter and if you are interested to know more about this, just keep watching this video at sasagutin po natin lahat ng mga tanong na ito. Alam nyo ba guys, Canada is becoming the new international student's favorite dahil sa pagdami ng bilang ng international student dito sa Canada na nagnanais din na makapag-migrate dito through study route. Canada is also known to be the most immigration-friendly country and preferred destination for students, job seekers, and aspiring business owners. And compared sa ibang country, mas attainable talaga ang permanent residency dito sa Canada. At bilang isang international student aspirant, isa sa mga paghahandaan natin ay ang SOP or stands for Statement of Purpose. So ito po ay isang letter na ia-address natin sa isang visa officer in which we will state the valid and convincing reason for your study visa application. Ang gagawin po nating example ay ang aming SOP. And just to give you background, hindi po siya isang upuan lang. At first, excited kami na ilagay talaga yung mga gusto naming ilagay doon. But of course, we gather information and matinding research po talaga paano namin maiko-compose yung aming SOP. Hindi po siya inupuan ng isang upuan lang. Kung hindi, unti-unti namin siyang nabuo. And guys, I want to emphasize po na hindi madaling gumawa ng SOP. Huwag po kayong mawala ng pasensya pag dumarating kayo sa point na na-overwhelm kayo. I would highly suggest na mag-break muna po kayo. And ideas will just come na lang din ng kusa. Example, habang naghuhugas kayo ng plato, nagbabiyahe, may isip niyo yun guys. And pagdating sa presentation, I would suggest na pumili kayo ng font na maganda siya sa mata, yung relaxing sa mata. And i-apply natin ang paragraph style kung talagang kailangan na siyang ilipat sa next paragraph kasi ibang thought na siya. Gawin po natin yon. As much as possible, short and simple. Avoid two personal stories irrelevant to your purpose of study. So as much as possible, kung hindi naman po makaka-contribute ang mga life stories natin, wag na lang pong ilagay. And pagdating po sa pages, mag-limit po tayo ng at least 3 to 5 pages siguro. Importante na isama lang natin yung mga dapat isama at wag nang pahabain.
By the way guys, na-feature ko na yung kasunod nito, yung proof of funds and then last yung home ties. Maganda po na mapanood din ninyo ang dalawang kasunod na topic nito para buo po ninyo na makita yung aming SOP presentation. So, basahin natin. Dear Sir, Madam, my name is Blank. Blank years old and I'd like to start this letter with this quote. Start where you are, use what you have, do what you can. By Arthur Ashe. I learned that it all comes back to a focus on doing things, of starting rather than procrastinating. Having done an inspiring 3-year course in information technology and 10-year work experience in the IT industry, I would like to use this knowledge and experience to get my post-diploma in software development. So, sa unang paragraph po, nagpakilala tayo anong pangalan at na-mention din ang age, which is in support po sa aming dual intent part ng aming letter, in which age is also considered. Optional po ang paglagay ng quote. Si husband, naisip niya na maglagay doon in support sa kanyang purpose of study. So, it's like saying na kung ano ang nasimulan niya, ano ang meron siya, ay gagamitin niya iyon para ma-attain niya yung kanyang goal. And then, nagbigay ng overview, ilang taon nag-aral at ilang taon na rin sa working years niya sa IT industry. Second paragraph, I applied for the competitive and limited program of Bow Valley College for post-diploma in software development. A 1-year program and they required me to submit my educational background and work-related experience, much recommended by the course, to assess my knowledge in programming and to be able to qualify. Thankfully, my admission application has been approved and I wish to apply for a study permit. My program will commence in September 2021 and will conclude in August 2022. So, sa unang sentence, nag-highlight kami na competitive and limited ang program na natanggap siya. In which ito po yung among the applicants, pipili si Bow Valley College, sino lang yung matatanggap sa program since limited ang slots. And hinighlight din namin or minention na meron na siyang mga work-related experience which is recommended by the course. Kumbaga, hinahighlight namin sa letter na merong process si Bow Valley College sa pag-select at pag-admit sa isang applicant sa program na ito and successfully natanggap si husband. So, I would really suggest na basahin niyo po yung description ng program ninyo sa school's website in which pwede kayong kumuha doon ng idea na pwede niyong maidagdag dito sa letter. After mabigyan natin ng glimpse ang visa officer ng ating personal background like name, age, anong program, ilang years ang kinukuhang program, kailan ang start. So, it's time na para mag-go into deeper introduction ng ating sarili through our education and employment, which are also vital that will contribute to the approval of our application. So, basahin natin, education and employment history. My mother is a teacher in science and math. She inspired me to fulfill my dreams as a software engineer. She always told me that education is one of the most powerful things in life. It allows us to find the meaning behind everything and helps improve lives in a massive way. Before college, I noticed that there is almost no place that you can go where technology has not been used. Technology affects our daily lives in everything that we do. I then realized I would take up a Bachelor of Science in Information Technology in which I was able to fulfill in 2008. So dito po sa unang paragraph, nagkwento siya paano siya naging interested sa technology and then eventually nga naging software engineer siya. At ito po yung sinasabi ko na okay lang na magbigay kayo ng mga life story nyo basta in connection sa purpose ng study. Pero still, we tried na maging maiksi pa rin ang presentation, short and simple at maiintindihan na magbabasa. Tuloy natin ang basa. Next paragraph, I was able to land my first job as junior programmer in Blank, Philippines.
a week after my graduation. After 5 years, I took my resignation as senior software engineer and decided to join a consultant company. Starting from there, I have experienced working with varied projects and companies such as Software Engineer 4, Senior Software Engineer in blank, Web Developer in blank, Front-End Developer in blank, Application Development Team Lead in Accenture, and presently working at blank as Front-End Developer or React Developer. With all these experiences, I have learned to adapt to changes and gain more knowledge. So basically, ang second paragraph po na ito ay patungkol sa kanyang work experience. And this is 10 years work experience na, but we were able to compress at naipresent siya ng simple lang at maikse. Kasi para sa amin, hindi na kailangan i-explain bakit pa umalis, etc. Kasi ang aim pa rin namin talaga is maging maikse ang aming SOP letter. So tuloy lang natin ang basa. Third paragraph. However, for the past 3 years, whenever I look for another company to work with or get a new freelance project, it's getting harder to compete with new developers equipped with new technologies and qualified education. True enough, last September 2019, my contract ended with blank and I was unemployed for 5 months. Whenever I applied and was shortlisted, it ended up that the employer chose another candidate that got an edge for the position. With this impact on my career, I came to realize the tight competition of software developers nowadays. I chose to stay positive and assessed what I can do. Then I realized that it is time to have an educational advancement to gain new skills and upgrade to a more intensive education that now I have financial means to support the plan. So itong third paragraph na to, para siyang preparation sa transition ng reason of study. So parang papunta na bakit ka mag-aaral ulit. Sa paggawa ng SOP, maganda na i-highlight natin yung mga naging professional recognition natin and achievement, but it should also have spotlight for our need for further studies. Kasi kung puro achievements and recognition yung ilalagay natin, nawawala yung purpose. Bakit ka pa mag-aaral kung ang dami mo na palang na-attained? So sa SOP, there will be a transition ng papunta sa reason of studies. Story time sa pangyayaring ito, it was COVID days or pa-transition tayo sa maigting na COVID season noon. And isa rin sa mga naapektuhan din kami sa COVID na ito. And it was the first time na ganito yung transition niya sa previous job to a new company. The usual thing kasi is like last day dito sa previous company and then kinabukasan or next Monday is yun sa new work na. But this time, naipit kami sa isang malaking kumpanya na to. Familiar kayo for sure kung nasa IT industry na kayo. Sobrang naging mabagal yung process niya sa HR. And every time naman na magpa-follow up kami, may hinihintay na lang daw na ganito, ganyan. Pre-prepare lang din yung contract, so etc. etc. So na-tempt kami na mag-apply din, or si husband pala, hindi ako. Nag-message lang din yung employer or recruitment sa kanyang LinkedIn. Okay naman din at maganda rin yung income or salary. Pero ang problem, sa Pampanga based siya. Tapos mag-office siya or office base. Eh, since sanay na talaga sa work from home setup si husband, yun, medyo alanganin kami doon. Plus COVID season pa noon, yung talagang nakakatakot yung COVID that time, kasagsagan siya. And nasa critical part na tayo ng COVID season that time. At ito yung part na bawal lumabas yung mga bata, as in walang lalabas na bata. Tapos yung scenario na lilipat kami ng Pampanga, we're from QC, tapos maglilipat kami ng bahay sa Pampanga. Para ngayon, yun nga eh, yung transitioning, nakakatakot dahil as much as possible, walang lumalabas. Ito din yung time na may isang representative lang ang bawat bahay pagpupunta ng grocery. At kung naalala nyo yung post na puro tatay ang nasa grocery at may dalang listahan.
Make the long story short, umusad na rin yung application sa isang company na ito dun sa hinihintay namin. And I could say na marami talaga ang naapektuhan ng nangyaring COVID season sa atin, actually all over the world. At marami rin talaga ang naging big adjustment sa atin sa corporate world. So ayun guys, after natin ma-highlight ang ating mga professional recognition or achievements, which is also important para ma-prove mo that you are qualified sa further studies na kukunin mo. And then mag-transition wherein i-spotlight mo naman yung need for further studies. And then next category naman natin ang reason of study, why software development post-diploma, why Canada and Bow Valley College Alberta, future plans and employment prospects. Basahin natin. Technology is extremely fast moving, so developers need to learn new programming languages and technologies and adapt to the continually changing environment, or their skills won't stay relevant to employers. For software developers, trends tend to indicate where the industry is headed. New technologies, development methods, and customer preferences can be key indicators regarding where you should focus your development skills. So, staying on top of new technology trends is a great way to future-proof my software development skills, ensuring my abilities don't age as poorly as a diskette. So, dito po sa unang paragraph na ito, reason of study, kailangan nyo pong mag-research dito in support for your reason of studies. Basahin po natin ang next. According to the recent market trends and needs, there's a huge demand in mobile application development, and I want to expand my knowledge in this area and will be an add-on to my list of skills. On top of that, the program also included a software development capstone project, which is very interesting to me. With this, learners can strengthen their skills, first-hand experience, client communication, and documentation skills are practiced and refined. So dito guys, hinighlight namin yung isang kanyang pag-aaralan or yung new learning sa program niya. And then, minention din ang mobile application development, which is a new learning kay husband, wherein hinighlight niya and sinabi niya dito na it will be an add-on to the list of his skills. And same thing din sa software development capstone project. So, ito talagang special mention ang dalawang ito to highlight yung mga new learning na ito sa kanyang kukuhaning program. So, ayun po, yung mga new learning sa program ninyo, pwede nyo silang i-mention at talagang i-highlight and state the reason why you're interested to these topics or part ng program, and i-emphasize na ito ay new learning para sa'yo. Kaya po, pagka kukuha tayo ng program, tingnan natin ang subjects ng program na iyon. Subjects or courses ang tawag dito sa Canada. So habang namimili po kayo ng program, for example, nasa stage kayo ng pagpili ng program, i-check din ninyo yung mga courses or subjects na nandun sa program na yon, wherein dapat kasi meron talagang new learning or meron tayong makukuhang advancement with regards to our current position sa trabaho. Next, basahin naman natin, in the industry of IT professionals, the more expanded your area of skills and knowledge, the more it is dominant and preferred by employers and clients nowadays. So, my plan is, since all my experiences are focused on web platforms, I want to expand my knowledge in mobile development, client communication, and other programming languages which are included in my admission course, to open new opportunities in terms of client requirements and ultimately learn new methodologies and far more. So this is also another explanation in support sa kanyang purpose of study. Kaya naka-highlight yung mga expand my knowledge, mobile development. So you can also use like mag-italic kayo ng words or mag-highlight or mag-underline para ma-highlight yung mga words in which it will emphasize yung purpose mo for studying this program.
Tuloy natin ang basa. This is also a great opportunity for me to gain specialized knowledge and expertise in computer graphics, new programming platforms, object-oriented design, data management tools, and modern software methodologies, frameworks, and deployment operability as related to real-world examples, as these are tailored in the courses within the program, and this combination of courses is not offered here in the Philippines. In this advanced level of education in software development, a 6-month certification for one specific skill is what only offered in some schools here in the Philippines, which will not contribute much to me. There is also either a 4 or 5-year bachelor's degree, but considering time and duration, that is not what I prefer, as I will start again from first year college. So in this paragraph, nag-state ulit ng purpose and reason bakit gusto niyang kuhanin ng software development, and in-state din ang reason bakit hindi sa Philippines mag-aaral, kasi 6-month certification for one specific skill lang ang available. O kaya naman parang back to college na 4 or 5 years bachelor's degree, which is very time consuming talaga, given na marami naman na siyang work experience, tapos parang hindi swak na babalik pa ulit sa college as first year. So dito dinefend na mas better sa abroad mag-aaral compare sa Philippines, na yung goal, which is to have an updated or advanced education, ay hindi mamimit sa home country Philippines. Tuloy natin ang basa. Since I'm working mostly with multinational companies, I strongly believe that it is best that I choose a country which is one of the world's top rank in terms of quality education. After reading a lot of articles, I choose Canada because of its rich ethnic diversity, beautiful scenic views, how safe it is for international students, and how it maintained its high educational standard. So sa part na ito, dinefend bakit sa Canada pa. Minention na since working in multinational companies siya, mas marerecognize naman talaga kung abroad yung kanyang education. And then transition na, why choosing Canada? So ayan, nag-mention kami ng mga bagay-bagay dyan, bakit Canada? So ito, research nyo lang din sa internet why Canada is the best for international students. Ayun, so magkaka-idea kayo doon. Tuloy natin ang basa. As for the school, Bow Valley College has a proven outstanding record of providing high-caliber education and one of the best reputable institutes, especially in the IT industry, offering up-to-date software courses with state-of-the-art learning environments featuring the latest technology all over the world, such as the research facility, highly recognized and competent faculty hired from the biggest companies in the industry. So ito, research lang kayo bakit Bow Valley, or ano yung best reason bakit yung school na ito ay napili mo. Minsan magkaka-idea ka na rin sa mga website nila eh. So yun, gather information as much as you can, and huwag nyo na pong pahabain kasi simple lang naman talaga ang pag-explain dito. Basa ulit tayo. All these features, facilities, services impressed me and convinced me to join Bow Valley College. So I'm sure once I'm back to my country with an international Canadian education, I will be valued by the employers, freelance clients here in the Philippines. This will give me the opportunity to work in different positions such as mobile developer in both iOS and Android, DevOps engineer, software development manager, and more higher positions. So itong paragraph na to, in transition na to convince na merong magiging magandang ambag ang Canadian education sa kanyang future plans sa kanyang home country. And to support the future plans, nag-mention ng mga different positions and even higher positions na pwedeng applyan pagkatapos ng education sa Canada. So ito guys, importante to, dapat ma-state ninyo yung future plans ninyo after studying. Kasi this will give clear point of view sa mga visa officer ano yung magiging benefit pagkatapos ng pag-aaral mo sa Canada.
So dito po, kailangan nyo mag-research ano ba yung next na position sa ating current position. Or even pwede kayong mag-mention ng mga prospect companies ninyo. And idagdag ko na lang din, kaya importante talaga din ang pagpili ng program. Generally, madaling makakuha ng LOA or admission sa isang school sa Canada. Pero may mga cases na nahihirapan ma-approve sa student permit kasi nga hindi ma-justify and hindi reasonable ang purpose ng study sa nakuhang program. So, kailangan talaga in your own perspective, makonvince ninyo yung sarili ninyo bakit ninyo kukuhanin ang program na ito. Meron po akong nagawang video about sa pagpili ng program at maganda na mapanood po ninyo ito para matulungan kayo sa pagpili ng program. Next, tuloy natin ang basa. I am also planning to start my own consulting company in the near future and I am confident that this diploma will not only boost my educational background but also gives me an extensive understanding of various application platforms and new programming languages to meet the unique needs of different types of companies here in the Philippines. So ito naman in addition sa kanyang mga future plans after studies in Canada. Kung napapansin nyo guys, sa bandang huli, more on mga future plans na, which is para sa Pilipinas. Kung may kita po ninyo, merong box dito ng yellow line, which is nakalagay sa baba, dual intent. Wherein, bago kami nag-mention or mag-mention sa dual intent, ay sinatisfy namin ang visa officer na maraming plans sa Pilipinas. And it doesn't mean na kapag dual intent, wala tayong ili-layout na plans para sa ating home country, which is wrong. Dapat masatisfy natin ang visa officer na meron tayong plano kapag babalik na ng Pilipinas. Ang next na paragraph, as I mentioned, this is about dual intent. So basically, ang dual intent can have the intention to come to Canada temporarily as a student or worker, while also intending to stay permanently. At hindi naman po ito red flag. Katunayan po nito, marami ang programs na inihanda ng Canada government para maging permanent residents din po ang mga temporary people dito sa Canada. Pero guys, basically, dapat talaga masatisfy natin ang mga visa officers sa ating future plans that it will be reasonable for getting the program in Canada. At kumbaga, ang dual intent, hindi po siya pinagsisigawan na talagang gusto mong manatili sa Canada. Pwede po ninyong obserbahan paano namin pinresent ang dual intent sa aming SOP letter. So, basahin natin. Also, I'm open to any opportunities that may come across in Canada as software developers is included in the immigration's in-demand job list. Based on IRCC, I read that after I graduated from my program, I may be able to work temporarily given that I graduated in a designated learning institution in which Bow Valley College DLI number is listed. In line with this, I fully understand that studying in Canada is only temporary, but I also intend to legally gain meaningful work experience in the IT industry after I complete my studies through PGWP program and to apply for permanent residency if I become eligible. In the event that I and my family will be going back to our country, it would still be a win-win situation because I had my world-class Canadian diploma at hand, which will surely give me an edge to the tight competition of IT professionals in the booming IT industry here in the Philippines. Kung napansin nyo guys, gumamit kami ng may, become eligible. So yun yung mga keywords sa aming dual intent. And obserbahan nyo na lang kung paano namin inayos yung flow. Pero kung todo paliwanag po tayo na talagang babalik tayo ng Pilipinas, etc., etc., pwede rin naman na i-skip na lang tong dual intent. Kumbaga, focus na lang sa reason na babalik sa Pilipinas. Kasi basically, dapat magtatali pa rin yung mga sinasabi natin sa lahat ng area sa ating SOP letter. Yung about sa home ties, sa dual intent. Kasi halimbawa, sinabi mo na alagaan mo yung parents mo pagbalik mo sa Pilipinas ka magsisettle.
Of course, dual intent is not suitable for that application. Last part, basahin natin, family application. I am applying together with my wife, two daughters, and my son, ages 8, 7, and 3, mainly because I will not be able to endure living away with them. Being with my family while pursuing my studies will motivate me and will help me cope on adjustments that I have to face as an international student. Likewise, it will eliminate the worries of being away with them, and I will be able to concentrate on my studies. Adjustment is easier if we have the support system of a family, both emotionally and physically. I would also want my children to experience the world-class education in Canada and benefit of the program offered to international students like me. So, more on emotional ang atake lang dito. Why family application? Pero for me, basically, basta covered ka ng POF at maganda rin ang flow ng home ties mo, hindi mahirap na ma-approve ang family application. Kasi in the first place, talagang granted na or may option ang international student na dalhin ang kanilang family. Nasa program na talaga ni Canada yon. Pero of course, we will need to satisfy yung mga requirements in order to bring the family. So guys, ang kasunod nito ay ang POF presentation and home ties. And meron na tayong nagawang videos for that. Just visit the description box below para sa mga link. At marami na po tayong na-share na tips doon. So ayun guys, this ends our vlog for today. Kung nagustuhan po ninyo ang aming video, please bigyan niyo po ako ng like. Malaking tulong po ito sa aming channel. At sa mga bagong bisita po ng aming channel, please consider subscribing. I hope the best for all of you guys. Thank you for watching. I'll see you on my next video. Goodbye for now.